Pogi! Binayaran ako para ihatid ka sa impyerno! Alam mo ba ang daan papunta ron? Kung hindi mo alam, sasamaan kita! Okay ba sa'yo? Okay lang! Hindi man kasing pogi kagaya ng ibang artista, pero bawing-bawi niya naman ito pagdating sa kanyang pananamit, dumagdag pa ang kanyang karisma at pagkamarespeto at maginoon nitong katangian sa katunayan. Isa sa pinakasikat na birador ng Nueva Ecija noong dekada 80 dahil sa malavigilante at brutal nitong pamamaraan sa pagtoda sa mga kriminal, kaya sumikat ang kanyang pangalan at kalaunan, ay kinakakatakutan na siya ng mga kriminal sa kanilang lugar. Isa siya sa mga naging instrumento para tumahimik ang magulong lugar noon sa Nueva Ecija, lalo na noong dekada 80 dahil sa panahong yun ay laganap ang kriminalidad sa lugar, kagaya na lamang ng mga unsolved cases ng mga kriminalidad, lalo na ang malawakang pagnanakaw ng mga kalabaw sa mga maliliit na magsasaka. Dito na isa-isang niligpit ng mga vigilante ng Nueva Ecija ang mga pasaway sa batas. Sino mag-aakalang ang isang nobelista, direktor, producer, comics writer at police patrolman ay may tinatago palang isang madilim na lihim bilang isang kilabot na berador ng Nueva Ecija? Siya, si Henry S. Cruz, o mas kilala sa alias Pogi, ipinanganak noong April 30. Walang malinaw na detalye ng taon ng kanyang kapanganakan. Galing umano sa pamilyang may kaya sa buhay ang angkan ni Henry na tubong Pampanga, kung saan naging vice mayor ang kanyang ama sa isa sa mga bayan nito. Pero lumipat sila sa San Mariano, Santa Rosa, Nueva Ecija kasama ang tatlong niyang mga kapatid na sina Gani, Chito at Hinaro. Dahil malapit sa Diyos ang mga magulang ni Henry at deboto ito ni Señor Santo Niño, ang patron ng milagrosong simbahan ng San Mariano, kaya pinasok sila Henry bilang sakristan at nagsilbi ito ng ilang taon bilang alalay ng pare. Kaya naging malapit sa puso ni Henry ang pare at kalaunan ay itinuring na niya itong bilang pangalawa niyang magulang. Pero sa kabila ng busilak na kalooban ng pare ay hindi pa rin ito nakaligtas sa bagsik ng mga kriminal. Tinuluyan pa rin itong tudasin ng pare kahit na sa kabila ng pagmamakaawa nito sa harap pa mismo ng batang si Henry. Matapos nakawan ng simbahan ay agad naman itong umalis sa lugar at iniwang nakabulagta ang pare, kaya sa murang edad ay nagkaroon na si Henry ng galit sa mga kriminal, rason para magkasakit siya ng post-traumatic disorder, kaya dumaan ito sa ilang counseling upang manumbalik ang sigla nito, at di nagtagal ay nakarecover naman ito. Unti-unting bumalik ang mga katangian nito sa normal hanggang sa napansin ng mga magulang ni Henry ang kanyang talento sa pagsusulat ng mga nobela. Dahil sa panahong yun ay wala pang internet at bihira lang ang mayroong telebisyon, kaya kadalasang libangan ng mga tao noon ay ang mga comic books at mga nobela na nailathala sa mga pahayagan na mabibili mo lang noon sa halagang 10 sentimo. Dahil sa angking talento ni Henry sa pagsusulat ay unti-unti siyang nagkapangalan bilang magaling na nobelista. Di nagtagal ay naitampok na sa mga pelikula, radyo at pahayagan ng ilan sa kanyang mga obra, kagaya ng Vigilante, Bigo Pa Rin Ako, Si Hepe, Silang Mga Hudas at Sintibay ng Puno at marami pang iba. Pero ang tumatak sa lahat ng kanyang obra bilang nobelista ay ang birador na ginawan pa nito ng pelikula. Dahil sa kasikatan nito ay unti-unting nakilala si Henry sa industriya bilang magaling na manunulat, at kahilera na niya ang ilan sa mga sikat at respetadong comic writers na sina Carlo J. Caparaz, Mars Ravilos, Abby Ocampo, Mark Santana at Carl Comendador. Sa katunayan, ang lumabas na litrato na kumalat sa social media ni alias Pogi kasama ang mga bigating comic writers ay patunay at matibay na ebidensya sa kanyang pagiging magaling na nobelista. Hindi man kasing pogi kagaya ng ibang artista, pero bawing-bawi niya naman ito pagdating sa kanyang pananamit, dumagdag pa ang kanyang karisma at pagkamarespeto at maginoon nitong katangian. Sa katunayan, noong dekada 70, nakasama pa niya ang mga mabibigat na pangalan noong panahong yun, kagaya nila Dante Varona, na isa sa mga sikat at hinahanga ang artista noon. Ngunit sa kabila ng kanyang kasikatan ay may kulang sa kanyang kalooban at hindi pa rin nawala ang kanyang pagkamuhi sa mga kriminal. At sa kagustuhang makatulong at makapagsilbi sa bayan, ay pinasok ni Henry ang pagiging alagad ng batas at nadistino ito sa Kabanatuan, Nueva Ecija. At
Dito na nagumpisa ang kanyang pagiging isang birador. Isa-isa umanong tinodas ni Henry o alias Pogi ang mga pasaway sa batas. Ayon sa ilang mga kwento noon, na tinatadtad pa umano ni Henry ang iba niyang biktima gamit ang kanyang malaalamat na katana at ikinakalat ang iba't ibang parte ng katawan nito sa iba't ibang mga lugar upang magsilbing babala sa mga kriminal na maghahasik ng lagim sa kanilang lugar. Dahil dun, ay dito na umpisang kinatakutan ng alias na Pogi sa lugar ng Nueva Ecija. Ilan sa mga kriminal ang sunod-sunod na bumulagta matapos nilang makabangga si Henry o alias Pogi. Sa bawat kawatan na mahuhuli ni Henry, ay kanya itong isinasabit ng patiwarik sa puno ng mangga kung saan umano nito ninakaw ang kalabaw ng kawawang magsasaka. Dahil sa sunod-sunod na pagbira ni Henry sa kanila, ay tila bumahag ang buntot ng ibang mga kriminal at isa-isa umano itong nagsialisan. Dahil sa agresibo at bagsik ni alias Pogi sa mga kriminal, ay naging epektibo ito sa pagbaba ng crime rate sa Nueva Ecija. Ngunit, ang malaalamat na kwento ni Henry ay nagtapos umano matapos itong tambangan habang nag-aabang ng masasakyang bus papuntang Maynila upang magpasa umano sa bago niyang isinulat na nobela. Niratrat umano ito ng mga di nakikilalang mga salarin sa pagkatodas ni Henry o alias Pogi ay nahulilan niya ang kanyang mga anak na sina Zeus at Paris. Matapos nito ay ginawa ng pelikula ang kanyang buhay na ginampanan ni Bong Revilla. Sa tulong ng kanyang kapatid na si Hinaro ay isinalaysay nito ang buhay ng kanyang kapatid na si Henry. Isa ring magaling na nobelista si Hinaro, kaya ipinagpatuloy niya ang ilang mga nobela ni Henry na hindi na niya nagawang tapusin matapos itong ratratin. Isa na rito ang anak ng Teteng na Kalaunan ay sumikat at nagawan pa ito ng pelikula na tinangkilik naman ng masa, kaya pumalo ang pelikulang ito sa takilya. Ang malaalamat na kwento ni Henry ay isang patunay na lahat tayo sa mundong ibabaw, gaano man kadulas, ay lilipas din. At darating ang araw na tayo ay maging alaala na lang sa mga susunod na henerasyon. Ikaw, gusto mo rin bang maging si alias Pogi?